curfew violator, patay matapos mag-pumping ng 300 pesos. Mula noong nagsimulang tumaas na naman ang bilang ng infected cases ng COVID-19, isinailalim na ulit ang Metro Manila sa ECQ kasabay ng pagpapatupad ng curfew hours. Ito ay mahigpit na pinatutupad lalo na sa Cavite kung saan nahuli umanong itong si Darren Peña Rendondo, 28 years old, matapos na lumabag sa curfew hours. Lumabas umano ang binata upang bumili ng mineral water, ngunit hinuli ito ng barangay. Dinala siya kasama ang iba pang nahuli sa General Trias, Cavite Police Station, at doon inundak umano ng lecture ang mga nakaduty na pulis. Ngunit pagkatapos noon ay dinala na sila sa plaza at doon pinagpumping ng 100 beses. Ngunit dahil umano sa hindi magkasabay-sabay ay umabot ito hanggang 300 beses. Pagkatapos daw niyang magpumping ay inakay na lang daw ang binata dahil natumba ito at yun na lang pagkahina, pagkapagod nito. Paika-ikaw mo na itong umuwi sa kanilang bahay at nang makauwi na ito ay doon nga naramdaman na niya ang malubhang pananakit ng kanyang katawan. Kinabukasan, nakuhanan siya ng video ng kanyang live-in partner na halatang nakakaramdam ito ng matinding pananakit ng katawan. Sa video, makikita na halos gumagapang na lang ang binata pupunta sa banyo dahil sa hindi na nga ito makapaglakad ng maayos. Ngunit magdaan ng isang araw, ay sinugod na ang curfew violator sa paggamutan dahil ito ay nagkukumbulsyon at hanggang sa mawala na raw ng pulso. Na-revive pa umano ang binata ng kanilang mga kapitbahay at naihatid sa ospital, doon na nga ito tuloy ang nawala ng buhay. Lumalabas sa death certificate na ang kinamatay umano ng binata ay cerebrovascular infarction midbrain o stroke at hypertensive vascular disease o pagtaas ng blood pressure. Desidido naman ang umano ang pamilya ng binata na magsampa ng reklamo laban sa mga pulis na nagbigay ng ganitong parusa sa binata.